discipline of delay. The discipline of delay. Now, running all through the scriptures are instances of people struggling to make sense of God's delays. Dito po sa Bible, mga kapatid, at sa buhay na rin natin, makita natin, mga kapatid, na ang mga tao ay nahihirapan na maunawaan kung bakit minsan yung mga pangako ng Panginoon hindi tumutuloy, nauudlot ba? At dahil doon, ang tao ay naguguluhan sa Panginoon. Naguguluhan siya sa buhay niya. Dahil may pangako na nga ang Diyos, bakit tila nadidelay pa ito at naaantala? Take for example, Abraham's long wait for a son. Si Abraham, mga kapatid, sa lumang tipan, hindi po siya agad nagkaroon ng anak. Napakatagal. At doon sa panahon na siya ay nagkaroon ng anak, sa panahon pa na imposibleng magkaanak, doon pa siya nagkaroon ng anak. Amen? Pero it was a long wait. It was a delay, to be exact. And also Joseph, si Jose, mga kapatid, na naging paborito ng kanyang tatay, na binigyan ng mga napagandang mga suutin na kinaingitan ng kanyang mga kapatid, para gawan siya na masama ng kanyang kapatid dahil nga sa inggit, pinalabas ng mga matatandang kapatid ni Jose na siya'y wala na, kinain na ng hayop. At sa kalungkutan ng ama, mga kapatid, sa apakakalang ang kanyang anak ay namatay na, ay nandoon na nagkaroon ng problema si Jose na kung saan-saan po siya napadpad, nakpunta sa ibang lugar at hanggang sa makulong. At nung siya nakulong, mga kapatid, ang tagal na kung ikaw si Jose, sasabihin mo anong ginawa mo para ikaw manatili at makulong na magkatagal-tagal. Delay. Promises. And yet, mga kapatid, ang sabi po, also Moses. Si Moses, mga kapatid, ay meron rin pong matagal na panahon na siya po ay matapos siya ay lumaki sa palasyo ng paraon. Ang sabi po, mga kapatid, ng Biblia ay nanahimik siya na matagal na panahon bago siya tinawag ng Lord. He had a lengthy obscurity in the desert before being called, hallelujah, to deliver his people and to lead them towards the promised land. Hindi po agad-agad na tinawag sa gawain si Moses. Matagal po siya na natiling hindi kilala sa disyerto at nabuhay na matagal doon. Tsaka siya tinawag ng Lord nung takda na yung panahon at para siya ang gamitin ng Diyos para palayain ang Israel sa labas, mga kapatid, ng Egypt, patungo sa lupang pangako. Palakpakan natin, mga kapatid, ang ating Diyos na buhay. Delays. Pagkaantala. The discipline of delay, ladies and gentlemen, brothers and sisters, is written large in the life of many Bible characters. Makita natin, mga kapatid, isa po ito sa ugali na meron silang disiplina kahit na yung mga pangako na tila naaantala, disiplinado sila at hindi sila nagre-reklamo, hindi sila nagre-rebelde, kundi nagpapasakop sila sa panahon ng pagsusubok na ito. Not at least, mga kapatid, to mention our Lord. Ang Panginoon mismo, siya po ay dumaan rin sa panahon na hindi po natin na nalaman yung kanyang ginawa bago siya pumasok sa ministeryo. May panahon po, mga kapatid, na tahimik ang Bible. Nung si Kristo, mga kapatid, ay nagbinata at tumulong sa kanyang foster father na si Jose sa paggagawa at paggawa ng mga furnitures, mga carpentry work. Hindi po natin nabasa madalas at marami ang mga detalye nung siya po ay nagbibinata bago po pumasok sa kanyang ministeryo. There were times that he was living in obscurity. The silent years, mga kapatid, in the narrow streets of Nazareth. When the years speed by
and something that God has promised doesn't come to pass, life can be become confusing and perplexing. At totoo naman po yan, sa dami ng pangako na pinanghahawakan natin, na pagka ito ay inaasahan natin at hindi po natin ito nakamtan sa gusto nating panahon, tayo po'y naguguluhan at tayo po'y nababagabag. Bakit? Totoo pa kaya ang pangako ng ating Panginoon? Bakit hindi ito nangyayari? We look at opportunities that are being missed and cry out, why? Di ba tinatanong natin ang Panginoon, bakit Panginoon, pangako mo po yan ah. Bakit tila hindi po namin nakakamtan? At tila nauudlot o tila sa madalit salita na aantala. The first thing we should do when faced with delayed promise is to check that if we receive a divine promise in the first place. Para mo ma-check mga kapatid at huwag natin mabuntunan ng ating tampo ang ating Panginoon, ang tanong, yung pangako mo ba na pinanghahawakan? Salita ba yan ng Diyos para sa iyo, para sa atin? O baka yan ay pangako ng Diyos na nasa Biblia para sa iba? Kaya kailangan usisain muna natin, we receive the promise in the first place, if it is for us or for others, and that we are not victims of wishful thinking. Baka naman tayo ay umaasa sa wala dahil ito po, naging biktima tayo ng maling akala. Akala natin itong pangako na ito para sa atin, bagamat nasa Biblia po. Bibigyan ko po kayo ng isang ejemplo, example. Naalala nyo mga kapatid, in Genesis 18:23, nung gusto nang gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, ay nakiusap si Abraham para sa kanyang pamangkin na si Lot. Ang sabi ni Abraham, Panginoon, kung meron ba pong matuwid na 50 tao sa Sodom at Gomorrah, itutuloy niyo pa ba po ang plano mo gunawin ang Sodom at Gomorrah? At ang sagot ng ating Panginoong dakila, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah sakasakaling ako'y makasumpong ng 50 matutuwid na nilalang sa loob ng lugar na yan. Alam niyo mga kapatid, hindi po tumigil si Abraham sa ang ginamit na salita ay negotiate, pakikipag-usap at nasanay pababain ng Diyos yung numero from 50 to 45 up to 10. Are you listening to me? You know the story, right? In your Sunday school, in your Bible story time, in our Bible studies, alam nyo ang kwentong ito, hanggang umabot po sa 10 na ang sabi ni Abraham, with God, Lord, baka pwede mo Panginoon wag gunawin ang Sodom at Gomorrah kung merong 10 matutuwid na tao. Alam nyo, doon na tumigil si Abraham. Hindi niya na sinabi, Panginoon, pwede ba 5 o pwede kahit 2 lang na banal? Hindi na po. Hanggang 10 ang pinakatawad ni Abraham sa Diyos. At ang sabi ng Lord, kung merong tayong masusumpungan dyan sa lugar na yan, 10, banal. Sige, hindi ko gugunawin ang Sodom at Gomorrah. Ito po ang kwentong ginamit ng mga Vietnamese na mga pastor. Ang sabi nila, mukhang magkakaroon ng gera sa atin. Mukhang magkakaroon ng digmaan dito. Mukhang lulusubin ng kaaway ang ating bayan. Ang sabi ng mga pastor doon, nabasa niyo ba yung sinabi dito sa Genesis 18:23? Na kung meron kahit 10 tapat at mga taong matutuwid, eh hindi nagugunawin yung Sodom and Gomorrah. Ganon din sa atin sa Vietnam. Eh mas marami pa tayo sa 10 mga matutuwid dito. Siguro naman hindi pahintulutan ng Lord. Ayon sa Biblia yon ha. At alam nyo mga kapatid, sa inyong pagkaalam sa kasaysayan, nagkaroon po ng madugong digmaan sa Vietnam. So na-disappoint yung mga tao na nag-isip na pwede nila basta-basta i-apply yung kanilang alam sa Bible para sa kanila. Hindi po nangyari sa kanila. Sila po'y nabigo. Kaya ganun din po sa atin. Hindi po pwedeng kukuha ka na lang basta-basta ng mga pangyayari sa Biblia at i-apply mo sa iyong sarili yun, samantalang hindi naman pala para sa atin.
Samantalang marami naman po dun para sa atin. Kaya dapat alam lang natin yung diferensya. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos na buhay. Church, I tell you, many take words from the Bible which were meant only for certain people in Scripture. Merong mga sitas na yan para kay Juan Bautista lang. Merong mga sitas dyan para kay Pablo lang. At kailangan ay pag-aralan para maunawaan mo, para yung pangako na ibibigay ng Diyos sa atin, alam mo kung ito'y para sa'yo o hindi. Apply them to themselves, then become disappointed when they do not come to pass. Mabibigo ang mga tao dahil akala nila yung sinabi e para sa kanila. Ngunit kung yung sasaliksikin, malalaman mo na hindi pala para sa'yo ito. So check to see that it was a clear promise God gave you from His Word. Isa pong aking naramdaman kanina na gusto ko lang i-share, wala po sa aking notes. Habang tayo po'y sumasamba sa Panginoon, sumasamba tayo, naramdaman natin ang Diyos, pwede nating sabihin talaga siya'y totoo. Amen. Kasi naramdaman natin eh. Tama? Pero paano kung di mo naramdaman? Di na siya totoo. Pwede pa ako magpunta sa ibang pamamaraan para paliwanag ko na totoo ang Diyos kahit di ko siya naramdaman. Totoo ang Diyos dahil yun ang sinabi niya. Dahil sa kanyang sinabi, siya'y totoo. Kaya kahit di ko siya maramdaman, totoo pa rin siya. Marami nagsasabi, kailangan maramdaman ko. Eh paano kung di nagparamdam sa'yo sa oras na yon? Nariyan pa rin siya. Kaya lang ang kagandahan sa panahon natin, binuhos niya na yung presensya niya. Kaya wala na tayong dahilan para hindi na natin maramdaman ang presensya niya. Praise God. Palakpak muli sa ating Diyos na buhay. Once you are sure of His, of this, that this is the promise of the Lord given to you, personally by the Lord, keep in mind that God sees the end from the beginning and brings things to pass precisely at the right time. Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo magmamarunong sasabihin natin sa Lord now na, ngayon na, kailangan ko ngayon. Lord, bahala ka, Panginoon, sa aking request, pero kailangan ko ngayon. Kita mo yung salita natin. Bahala ka, Lord, pero ngayon na. Hindi po ganun ang Panginoon. Meron pong time frame ang Diyos. Meron ang tawag nga sa awit, di ba? In His time, sa Kanyang katamang kapanahunan. Hindi natin pwedeng pilipitin ang kamay ng ating Lord kung siya may merong kamay na malaki para sabihin, Lord, ngayon na, meron siyang sariling kapanahunan. For once, mga kapatid, we question the fact of God's perfect timing pagkapag naman tayo'y nagduda sa tamang tiyempo at sa tamang panahon at oras ng Lord. Ito po ang nagbubukas sa atin sa lahat ng uri ng pagdududa. Kaya mainam na lang kung meron man siyang tila pangako sa atin na hindi pa niya binibigay. Alam mo, itong pangako na ito'y sa'yo talaga. Pero hindi pa niya binibigay, hindi pa niya sinasagot na oo at binibigay sa atin. Maghintay na lang tayo. Let's have the discipline of delay. Jesus Christ did not exemplify a complaining servant. When it is not yet his time, he was humble enough. He was obscure. Wala ka makikita, mga kapatid, nung siya ay nagbibinata. Yung panahon na yon, nakikita mo yung buhay niya, hindi. Pero ang nakatala lang sa Biblia ay yung nagpumasok na siya sa ministeryo for 3 years. Siya po ay pumasok sa ministry. Doon na lang natin nakilala ang ating Panginoon. How about those silent years? Hindi po siya, hindi po natin siya narinig, naringgan. Pero siya po ay tapat na namuhay samantalang hindi pa natin siya nababalitaan. Si Jose, ilang taon nakulong. Si Moses, at marami pang iba. Mga kapatid,
hallelujah, pwede kang pasukan ng duda. Sino ba hindi pinapasukan ng duda rito? Pero huwag mong pahintulutan, tumira sa puso mo at sa buhay mo ang pagdududa. Papasok yan, pero palayasin mo agad. Huwag mong pagbakasyonin sa iyo dahil magkakaroon ka ng problema. Lalayo ka na sa Diyos pag ikay nagdududa na. Pag ikay nagdududa, ang ibig sabihin yan, parang walang Diyos, samantalang may Diyos. Sino may diferensya? Tayo po. Pag nagduda. Don't doubt, brothers and sisters. In a time of delay, God is still there. In the midst. He's still Alpha. He's still Omega. He's still everything to us. Tila hindi mo siya nakikita. Tila hindi mo siya nararamdaman. Tila minsan parang napakalayo mo sa kanya, samantalang nariyan naman siya. Pero you have to have the discipline that even delays in life will not make you surrender. But the more you gravitate towards the Lord, the more you embrace the Lord, the more you pray in times of when the feeling is not there at ang parang pakiramdam mo, parang ayaw mo mag-pray. Ang sabi nga, dun tayo mag-pray. Sa panahon na parang may pumipigil sa iyong lumuhod at manalangin, dun ka lalo manalangin. Panahon na ikay malungkot, umawit ka ng papuri sa Panginoon. You are way maker. You are light in the darkness. You are promise keeper. And you are doing it until this very moment. Hindi ka pa po tapos sa amin lahat. God has promised. Hallelujah. That whatever God has promised you, then rest assured that it will come to pass, but not always in your time, but always in His. Palagi sa panahon ng Lord, tutuparin niya ang pangako niya. Hindi nga lang sa panahon natin, pero palagi sa panahon ng Diyos. Makikita mo na may kasiguraduhan, mga kapatid. Be assured that God knows what He's doing. Just have the discipline of delay. Just have faith. Do not waver. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Psalm 18:30, as for God, His ways is perfect and the word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Tungkol sa Diyos, ang kanyang lakad ay sakdal. Ang salita niya'y subok. Siya'y kalasag sa lahat na nanganganlong sa kanya. May paninindigan ang Diyos sa salita niya. Gagawin niya yan. Alam niya ang ginagawa niya. Be still and know that God is God. Second, God is good as at His word. Kung ang tao, mga kapatid, meron pong palabra de honor, ay walang hindi natin ikukumpara ang tao sa Diyos. Kasi ang Diyos, yun yung lumikha sa tao. Eh may mga tao may palabra ang may honor ang palabra nila o salita nila, may mapagkakatiwalaan mo, lalo na ang Diyos na lumikha lang sa tao. 2 Corinthians 1:20, for all the promises of God in Him are yea, and in Him, amen, unto the glory of God. Sapagkat maging gaano man ang mga pangako ng Diyos ay nasa Kanya ang oo, kaya nga naman sa Kanya. Sino itong Kanya? Na kay Jesus ang siya nawa. Ang pangako ng Diyos, oo raw kay Kristo. Ang pangako ng Diyos, siya nawa. Amen. Kay Kristo. Sigurado ang pangako ng Diyos. Huwag kang magduda.
maaasahan mo ang pangako niya. Sa ikalulohati ng Diyos sa pamamagitan namin. Amen unto the glory of unto the glory of God by us. Said Paul. God can do anything but fail and fall. Magagawa lahat ng Diyos liban na mabigo o mabuwal o magkamali. Palakpak sa Panginoon. 1 Kings 8:56. Praise be to the Lord who has given rest to His people Israel, just as He promised. Not one word has failed of all the good promises He gave through His servant Moses. Sa Tagalog, purihin ang Panginoon na nagbibigay ng kapahingahan sa Israel ayon sa lahat ng kanyang pinangako. Walang nagkulang ng isang salita sa lahat niyang mabuting pangako na kanyang pinangako sa lingkod niyang si Moises. Hindi siya nakakamali. Hindi siya nahuhuli. At hindi siya nagkukulang. Psalm 105, for He remembered His holy promises given to His servant Abraham. Psalm 105:42. Naalala niya lahat ang kanyang pangako na binigay niya kay Abraham. Anong ibig pong sabihin nito? Kung naalala niya si Abraham, maaalala rin niya tayo lahat. Naalala niya si Abraham, kanyang pangako. Pangako niya sa atin. Naalala niya rin. Sapagkat kanyang naalala ang kanyang banal na salita at si Abraham na kanyang lingkod. Ganon din sa atin. Naaalala niya ang kanyang pangako sa atin. Taon-taon o kada may, ito bang taon, meron ba tayong eleksyon, mga kapatid? May eleksyon ba tayo itong taon? Tila meron yata sa, kailan, Oktubre ba? Meron pong eleksyon. Ang dami na naman mga ngako sa atin. Ang dami naman natin pinaniniwalaan. Pero ang tanong, ang dami pong pangakong napapako. Pero ibahin natin ang ating Diyos. Yung sasabihin ng mga nakikipagkamay sa atin, di ba? Yung, ewan ko parang kabataan, ano yata ngayon, eleksyon eh. Tungkol sa kabataan yata o pag-mayor yata. Kakamayan ka, akala mo kilala ka. O sige, ano bang kailangan mo, Brad? Ganito, ganyan. O, kailangan namin tubig, yung kubeta, etc. Ganito. Akala natin talagang nasa isip lahat ng tao. Eh, tao lang yun. Malilimutin yun. Pero purihin ng Diyos. Meron tayong Diyos. Walang sakit na kalimot. Natatandaan niya. Ang pangako niya kay Moses, kay Abraham, lumang tipan po yan. Anong panahon natin ngayon? Bago na pong tipan ngayon. Panahon na ni Jesus, naaalala pa rin niya tayo lahat. Yung pangako niya sa atin, nasa isip pa rin ng Diyos. Ang sumunod, mga kapatid, ito po, namnamin niyo po ito. Sinabi po, the divine purpose behind Bible promises. Bakit kailangan pamangako ang Diyos? Ito po, pakinggan nyo. Ikalawang Pedro, 1:4. Whereby are given unto an exceeding great and precious promise, that by this ye might be partakers of the divine nature. Narinig nyo? By this, by the promises, ye become partakers of the divine nature. Having escaped the corruption that is in the world through lust. Sa Tagalog, na dahil dito ay pinagkaloob sa atin ng kanyang mahalaga at napakadakilang pangako upang sa pamamagitan nito o ng pangakong ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos. So, ibig sabihin pala, pagka yung pangako binigay sa atin, kasama ron yung
kabanalan na galing na sa Kanya. Kaya yung ating nagiging hilig ngayon, hindi na po yung kasalanan o yung pagiging makasanlibutan, kung hindi yung kabanalan na nagaling sa Lord kasama ng Kanyang pangako. Hallelujah! Praise God! Yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pita. So meaning to say, yung promises ng Diyos, yan po yung nagbibigay sa atin ng kabanalan. Nang hahawak ka sa pangako ng Lord, banal ang ating magiging buhay. Dahil magiging tapat tayo, aasahan natin yung Kanyang sinabi at alam natin itong pangakong ito hindi sa iba, kundi pangako niya sa atin mismo. Romans 4:21, oh, praise the Lord. Being fully persuaded that God had power to do what He promised. Sa Tagalog, at lubos nanalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa nito. Pinagdugtong ko yung kapangyarihan, pinagdugtong ko yung pangako. Anong ibig sabihin ito? Makapangyarihang pangako. Yung nangako, makapangyarihan, kaya yung pangako niya, magaganap, mangyayari, hindi mauudlot. Power promises. Church, when you're down, when you're sad, power promises. Merong nangako sa atin, makapangyarihan, gaganapin niya ito. Even though sometimes we see the opposite. Bakit tila ang mga yumayabong at tila namamayagpag sa balat ng lupang ito, mga masasamang tao, yung gumagawa ng mga kabalbalan, yung mga nagbebenta ng sari-saring mga gamot na pasama ng pasama ang epekto. Yung iniinom, mga kapatid, sana huwag pong dumating sa bansa natin yon. Dahil pag dumating dito yan, matindi yung tama ng gamot na yon. At ang masama, yung katawan, bagamat buhay, nabubulok. Can you imagine that? Buhay ka pa, nabubulok na ang katawan mo. Ganon po kasama, pasama na pasama ang panahon natin. Kaya mga kapatid, kailangan kumapit ka sa makapangyarihang nangako. Nang mga pangako na kaya niya gawin ng Kanyang sinabing pangako. Power promises. Woo! Hallelujah! Praise God! Ang dami pong nakalagay dito para hindi, para maugapa tayo. Hindi na eh. Ang sabi pa po dito sa Hebreo 10:23, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Unwavering. Huwag raw tayo mauga. Hawakan natin ang tawag ng Diyos sa atin sa pananalig. For He is faithful. Who promise? Faithful is He that promise. God is a good promiser. Ang pangako niya ay Kanyang gaganapin. For He is faithful that promise. Sa Tagalog, mga kapatid, na ating ingatang matibay ang pagkakilala natin sa ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Praise the name of the Lord! Kayo na palagi nagpupunta ng church, kayo na palagi nakikinig, gusto nyo bang magkaroon ng benepisyo? Eh, subukan nyo yung pangako ng Lord. Anong pangako ng Lord? Magsisi ka lang. Magpabautismo ka sa pangalan niya. Tumanggap ka ng banal na espiritu. Minsan nagpupunta ka parang tumataas balahibo mo. Bakit? Ano ba nangyayari rito? Bakit sila umiiyak, tumatawa, parang may kulang-kulang sila? Hindi mo lang naintindihan na kapag naramdaman mo rin ang tunay na presensya ng Diyos, ganyan rin kalalabasan mo. Iiyak ka. Tatawa ka at ikaw ay mapupuspos ng banal na espiritu. Magiging masaya ka sa buhay mo. Joy unspeakable, full of glory. At yan ay tatanggapin mo. Kaya lang, tatanggapin mo kung maniniwala ka.
Paano kung ginagawa mo rito, parang sasama lang tayo, palilipasin mo yung preaching ng pastor, magtsatsaga ka doon sa ingay nung pagpupuri nila, pag-uwi, ganun ka pa rin, sayang ang pagpunta mo. Samantalang may pangako ang Diyos, hindi lang sa amin, kundi sa lahat sa atin. At yung pangako niya sa iyo at sa atin, tutuparin niya. Kaya subukan mo siya. At ikaw na magsasabi sa akin, Pastor, hindi sinungaling ang Diyos. Naramdaman ko yung kanyang pangako sa aking buhay. Magpabautismo ka, Brand. Hindi ka namin pinipilit, pero yun talaga eh. Yung mga tao nagsasabi, maniwala ka lang, ligtas ka na. Ano lang yun, kumbaga installment lang yung pangangaral nila. Pagka nagkaroon po ng kainan yung mga pastor, pag nag-usap-usap, alam nyo sinasabi ng mga sila na nagsasabi, oh, sige, tangkapin yung Lord, ligtas na kayo ha. Siyempre, nagsisharing mga kapatid yung mga pastor dun. Nagpapatotoo rin sila eh. Hindi, pastor, simula lang yun. Kasi bandang huli pa, ibabaptize rin namin sila. Pag nagpunta kami sa beach, babaptize rin namin. Ang tanong kung hindi na kayo nagpunta ng beach, paano kung nagka-pandemic uli, hindi kayo makalabas? Kailangan, mga kapatid, huwag installment ng preaching ng pastor. Buo! Para full gospel talaga. Pag sinabi mong full gospel, buo. Hindi yung installment number one, believe. Installment number two, repent. Installment number three, be baptized. O, installment number four. Hindi po ganun. Buo! Yun ang bigay natin sa tao, mga kapatid. Kaya pag tayo nag-soul winning, ganun din. Buo, ibigay natin. Palapakan natin ang ating Panginoon. Naiba ng konti yung ating usapan. Huli, delays are not rebuttals nor repudiation. Ang pagkaantala ay hindi pagtakwil o pagtanggi. So kung sakali yung pangako ng Lord hindi mo nararamdaman ngayon, hindi ibig sabihin hindi na totoo pangako ng Lord. That's a wrong understanding. Totoong totoo ang pangako ng Lord. Kaya lang hindi pa panahon. Kaya ang sabi ng ating preaching ngayon, hindi ibig sabihin na antala ang sagot sa iyo, hindi na. Kung hindi, maghintay ka lang sa panahon ng Panginoon. Habakkuk 2, verse 3 in the Old Testament. For the revelation awaits an appointed time. It speaks of the end and will not prove false. Through it lingers, wait for it. It certainly will come without delay. Sa Tagalog, mga kapatid, sapagkat ang pangitain ay sa panahong hindi ko mabasa yung aking sa panahon at panahong nagmamadali sa pagkatapos at hindi mabubulaanan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo. Ano raw? Nagluluwat, hintayin mo raw sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Church, may sinabi ang Panginoon, pagka mayroong isang tao, inanyayahan ka sa unang milya na lumakad kasama siya, samahan mo yung tao sa ikalawang milya. In going the second mile, therefore, we find that there are no traffic jams. Wala pong tao ron sa ikalawang milya. Ang gusto ng tao, doon pa lang sa unang milya, nakuha niya na yung sagot. Nagkaroon na siya ng trabaho, nagkaroon na siya ng asawa, nagkaroon na siya ng pera. First mile pa lang, hindi ako aabot sa ikalawang milya, Brad. Pero sa tunay na buhay, if you have the discipline of delay, kahit umabot ka pa sa second, sa third, fourth mile, ikaw lang ang nadoon, matatanggap mo
yung hinihiling mo sa Lord hindi na magtatagal. Ayaw natin pumila eh. Di ba? Sino magbabayad dito yung hindi nagbabayad ng ano virtual? Yung iba nagbabayad virtually. Pipila ka? Di ba gagawin mo lahat ng pwede kung sabihin hindi, ano, mauna ako dapat, ano ako eh? Senior. Gagamitan mo na ng ano eh. Kasi gusto mo, eh pagkahaba-haba ng pila, paano ka pakakain niya at gutom na gutom ka na? Ang haba ng pila, eh, lilipat ka na ng tindahan. Mapupunta ka na dun sa walang kumakain na restaurant para makakain ka na agad. Ayaw mo pumila. Pero sa buhay Kristiyano, sanay dapat tayo pumila. Disiplinado tayo kahit maantala. Samantalang pangako ng Diyos sa huling-huling, magaganap. Tatanggapin mo naman din talaga. God help to start you in life. Ang Diyos ang tumulong sa iyo magkaroon ng buhay. Amen? Sinasabi mo ba, Brad, kaya ka buhay dahil sa Kanya? Totoo. Siya nagpahiram ng buhay sa atin. He helped you where you are right now. Kung asan ka man naroon ngayon, Siya ang naglagay sa iyo dyan. He won't forsake you now. Hindi Kanya pababayaan ngayon pa. Matapos nung simula ka na buhay, inalalayan ka. Kung anong kinalalagyan mo, tumaas ka, na-promote ka, dati humihingi ka lang ng allowance sa magulang mo, ngayon ikaw na nagbibigay, mga kapatid, sa sobrang ganda ng iyong income, meron ka pang tago, at next time, ililipad ka pa sa ibang bansa. Ngayon pa, ikaw ay iiwanan ng Diyos. Hindi gawain ng Panginoon yan. Kung paano Kanya sinamahan nung wala ka pa, sa kinalalagyan mo ngayon, doon pa sa panahon na medyo may nakaantala pa yung mga ibang gusto mo mangyari, tumuloy ka pa rin kasi naroon pa rin ang Diyos. God will not forsake you nor leave you alone. Church, I tell you, many of us would reach greater heights if we had more depth. Mas mataas ang ating maaabot kung meron tayong malalim na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Mas mababaw ang pananalig, mas mababa ang maabot. Pero lalo ka malalim sa Panginoon, may disiplina ka kahit naantala yung mga pangako ng Lord. Ah, hindi ako bibitaw. Hindi ako bibitaw. Tapat ang Diyos. Tapat Siyang nangako sa akin. Ako naman, maging tapat lalo sa Kanya. Kasi sabi niya sa Kanyang salita, magaganap at magaganap sa hindi kalayuan ang Kanyang pangako sa danyang panahon, ako'y magiging tapat hanggang sa wakas. Woo! Praise the name of the Lord. Church, let us put into practice the discipline of delay. Hindi lahat automatic pag pinangako ng Lord, bigla bagsak na yung inihiling mo sa Lord. Kailangan ka mag-aral, kailangan ka magsumikap, kailangan ka maging tapat. Kailangan ka nagbibigay ka ng ikapo sa Panginoon. Kailangan ginagawa mo ang dapat mong ginagawa para sa Panginoon. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi magpapatalo ang ating Panginoon. Put into practice the discipline of delay. Magpakatangi sa disiplina ng pagkaantala. Isang araw, last time, delay ang tawag. Pero paano kung natanggap mo na yung pangako? How sweet it is. Darating ang panahon, matatanggap mo yung pangako. At paano mo sasabihin matamis yung moment na yun? Kung yung pangako na yun, natanggap mo, ura-urada. Maganda yung medyo tumagal. At ikay nakiusap sa Lord, Lord, kailan pa? Kailan pa? At nung panahon na hindi mo na inaasahan, doon pa niya binigay, how sweet it is to be serving the promise keeper, the power promiser, the good promiser. Hallelujah!